Mas dumarami pa ngayon ang nakatutok o naging interesado kay Kay Soto at sa team ng Adelaide 36ers dahil sa ganda ng laro na ipinakita nila at kiten sa page ng Adelaide, at marami rin ang nasiyahan sa kanilang mga fans dahil sa naipanalo nila ang kanilang laro laban sa Tasmania Jackjumpers. Isang malaking pagbabago ang ginawa ni Coach Broughton sa kanyang team, at ito ay ang ilagay si Kay sa starting 5 na kung saan naging epektibo ito sa kanilang dalawang laro at nakuha nila ang sulod na panalo. Pwedeng ito na ang unti-unting magandang simula para kay Kay Soto dahil na rin sa nagpakita siya ng magandang impact, at maging ang resulta ng kanilang laro ay maganda rin dahil sa nanalo sila, at ito pa ay laban sa isang malakas na team. Natamyume na lang ang coach ng Tasmania Jackjumpers sa laro ng Adelaide 36ers dahil naging maganda ito at nagawa nilang talunin ang kanyang team na runner-up pa last season ng NBL Australia, at isa ang Tasmania Jackjumpers sa mga teams na inaasahan na magiging top 4 sa kasalukuyang season na ito. Dahil sa panalo ng Adelaide 36ers ay malaki ang kanilang chance na umabot ngayon sa top 4 na magkakaroon naman ng advantage sa next round ng NBL pagkatapos ng NBL regular season. Ang isa pang kapansin-pansin ay nagawa nilang talunin ang Tasmania Jackjumpers na merong Josh Maggett at Will Magnay, parehong ex-NBA players, at ang laro nila ay nasa NBA level pa rin hanggang sa ngayon, kaya hindi rin naging madali ang larong ito para sa Adelaide, at may mga pagkakataon sa laro na parang ang Tasmania ang makakalamang at makakalayo sa score. Kung matatandaan natin ay talo ang Adelaide 36ers noon sa Tasmania Jackjumpers kahit na meron pang Craig Randle 2 ang Adelaide sa panahong iyon, pero ngayon ay mas maganda ang laro ni Nakai kaya naman nagawa nilang talunin ang Tasmania Jackjumpers. Nagawa ng Adelaide ang bagay na ito nung ginamit nila si Kay Soto at naging epektibo ang kanyang height advantage sa larong ito. Ayon na rin sa NBL commentators ay kailangan ni Kai na maging consistent, at mukhang ito ang simula ng pagiging consistent ni Kay Soto sa kanyang laro. Siguradong tahimik ngayon ang karamihan sa mga bashers ni Kai dahil na rin sa may impact si Kay Soto sa laro. Naging starting 5 siya sa kanilang last 2 games at nakuha pa nila ang panalo. Kung ganito palagi ang laro ni Kay Soto, ay posible na pagkatapos ng NBL Australia season na ito ay susubukan na niya ang NBA, at kahit na anong kontrata pa ang ibigay sa kanya ay kukunin na niya ito. Ayon na rin kay Andrew Gaze, isang NBA champion at NBL basketball player legend na isa na ngayong analyst at commentator, ay isa lang ang dapat gawin ni Kai para umabot siya sa NBA, at ito ay ang maging malakas. At tumutugon naman si Kai sa hamon na ito dahil ipinapakita niya ang kanyang magandang laro, lalong lalo na kapag nabibigyan siya ng magandang playing time. Sana nga lang ay ito na ang magandang simula para kay Kay Soto, at maging sunod-sunod ang kanyang magandang performance dito sa NBL Australia, at umabot sila sa play-in tournament, nang sa ganoon ay posible na talaga ang NBA pagkatapos ng NBL regular season. Para sa mga bago pa lamang sa ating channel na WZone, ay huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell, maging ang like button, nang sa ganoon ay kayo ang unang makapanood sa mga videos na i-upload natin.